Pangulong Ferdinand R. Marcos, itinalaga si Atty. Jose Arturo Tugade bilang General Manager ng Manila International Airport Authority. Si Atty. Tugade ay ang anak ni dating Transportation Secretary Arthur Tugade. Ang detalye sa report ni Alan Francisco, Rise and Shine Alan. Si Atty. Jose Arturo Tugade ang bagong General Manager ng Manila International Airport Authority. Kinumpirma ni Undersecretary Cheloy Villicaria Garafil ang OIC ng Office of the Press Secretary na tinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos si Tugade kapalit ni Cesar Chiong. Magiging Executive Officer at miyembro ng Board of Directors din ng MIAA si Atty. Tugade. Ang nakababatang Tugade ay anak ni dating Transportation Secretary Arthur Tugade na nagsilbi sa Duterte Administration. Nanindigan naman si Pangulong Marcos sa pagtalaga kay dating Philippine National Police Chief Camilo Cascullan bilang Undersecretary ng Department of Health. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi kailangan ng medical background sa magiging trabaho ni Cascullan na nakatutok sa special concern sa DOH. It's not health issues that he has to look at. That's why he doesn't have to be a doctor. He's going to look at the function of the DOH. We talk about right sizing, we talk about structural changes. Yun, we need somebody to examine what has been going on. Ano yung maganda, ano yung hindi maganda, ano yung pwedeng mas maayos, that will be his function, kaya special concerns. Sa tanong naman ng media kung may direct order ba ang Pangulo kay Cascullan na tukuyin ang mga di umano'y posibleng sindikato sa DOH, sagot niya, Well, that's part of his work. Kung may lumabas na ganyan, he will have to report it to us and we will have to do something about it. But generally, it is an administrative audit, if you want to call it that. Sa pagkakatalaga naman kay TV and Film Director Paul Soriano bilang Presidential Advisor on Creative Communications, tugon ni President Marcos, he's there to find ways to promote the creative industry. Kasi doon siya galing. So, pinagmamalaki na, kasama yan sa tourism. Pinagmamalaki natin ang gagaling kumanta ng Pilipino, ang gagaling umarte, ang gagaling gumawa ng sine, etc., etc. We have to project that to the rest of the world. Yan ang trabaho ni Paul. So, I hope that clarifies that. Una nang naiulat na pumayag si Soriano na piso kada taon ang kanyang sweldo sa pagiging Presidential Advisor on Creative Communications. Alan Francisco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.